Pagdating sa pagtatalik, importanteng malaman ang kung paano ka tatagal sa sex. Gayunpaman, maraming iba't ibang impormasyon pagdating dito, lalo na kung magsesearch ka sa online. Kaya naman, binuo namin ang listahan ng epektibong pamamaraan na maaaring gamitin ng kalalakihan upang ma-improve ang sex life nilang mag-partner. Ano pang hinihintay mo? Patuloy na basahin ang article tungkol sa pampatagal sa sex. Ang foreplay ay isang paraan na makakatulong sa may premature ejaculation kahit na hindi naman ito nakakatulong talaga na pampatagal sa sex. Imbis na dumiretso sa penetration, ang maaaring gawin ay i-stimulate ang iyong partner. Nakakatulong ito para nasa mood na sila sa pakikipag-sex at mapataas ang sexual satisfaction. Bukod pa rito, ang magiging focus ng pag-engage na dalhin ng partner mo sa point na konti na lang ay mag-orgasm na sila bago kayong tuluyang magtalik. Sa paraang ito, sabay kayong makaka-achieve ng orgasm at magiging satisfied habang nagse-sex ang tayo ng iyong partner. Ang isa pang pampatagal sa sex ay ang pagsubok sa sari-saring sex positions. Ito'y dahil ang ibang sex position ay maaaring mas nakaka-stimulate para sa iyo, kaya maaari itong iwasan para hindi mag-ejaculate ng maaga. Ang pag-take ng breaks ay isa ring paraan na pampatagal sa sex. Lalong effective ito kung titigilan ang pagtatalik bago ma-reach ang climax. Habang nagpapahinga, pwede kayong mag-foreplay ng iyong partner, o maaari mo silang i-stimulate upang mag-climax. Minsan, ang problemang ito ay maaaring hindi kaya solusyon ng mag-isa. Kung nasubukan na ang lahat ng tips sa taas, at hindi pa rin nahahanap ang effective na pampatagal sa sex, marahil ang mas mabuting gawin ay kumonsulta at humingi ng tulong sa profesional. Maaaring kausapin ang iyong doktor ukol sa maaaring rason. Minsan, maaaring physical ito, at sa ibang pagkakataon, maaari rin itong psikolohikal. Mahirap o nakakahiyamang pag-usapan ang mga ganitong problema kasama ang iyong doktor, makakasiguro kang gagawin naman nila ang lahat upang matulungan ka. Huwag ikahiya ang pagsusumikap na ma-improve ang iyong sarili, at sa paghanap ng solusyon sa iyong mga problema. Halimbawa, ang doktor ay maaaring magrekomenda na mag-enroll ka sa behavioral therapy. Ang layunin ng therapy na ito ay patibayin ang tolerance at ay delay ang ejaculation sa pamamagitan ng exercises tulad ng squeeze method at start-stop method.